At ngayong araw nga ay magluluto tayo ng gulay. Kasi nasasipin na kami sa gulay. So naisip namin na magkata naman kami ng gulay. So ang naisip namin ay ginatang puso at saka pako. Kasi nga may nagbenta sa amin kahapon. So bago yan, gusto ko lang ipakita nyo kung anong nangyari bago ko gawin ang video na ito. So ayun na nga, nagsisimula na akong magbalat ng niyog. So akala lang nila, hindi ako marunong magbalat ng niyog. Pero expert din naman ako kahit papaano. Hindi lang ako magaling sa lesson plan, sa ballpen, sa papel. Sa mga ganitong bagay, ay talagang maasahan din naman ako. So kumuha ako ng apat na niyog sa puno, malapit lang yung puno, sa harap ng bahay namin. So ang ginawa ko is, dalawa lang ang kailangan namin gamitin. Kasi maganda itong niyog na ito at galing pa sa Nueva Ecija. So nagawa ko, binabalat lang ko. Kasi nga mahirap kayo din yan kapag hindi mo binalitan. So ayan, so nasa pangalawang niyog na ako. At alam nyo ba na wala kaming gulok. Ang hirap dito kasi sa bahay namin. Talaga namang kulang na lang ilagay sa liig ang mga gamit para hindi mawala. Kasi nga si Kading, alam mo naman kung saan saan ilalagay. So ayan, talagang galit na galit ako kasi muntik na akong mabagsak ang kanina niyog. So ayan, naisipan ko lang naman na mag-video ako sa sarili ko kung paano ko ginagawa ang isang bagay. So kanina, nakunan ko kung pala natamaan, talagang kita-kita yung apto, ano? So napaka sakit kung talagang ako yung nasapol kanina. Buti na lang at mabilis-bilis ang aking kamay. So yan ang ginagawa ko, is sinatanggal ko yung sabaw ng niyog. Kasi nga hindi pwedeng isama yan. Mahirap kayo din kapag hindi mo binak. Ano po? At ayan po, ang ginagawa ko is sinakayod ang niyog para sa aming recipe ngayong panghali. At siyempre kailangan mo magsipag kasi nga hindi pwedeng puro karne, puro isda. Kailangan mo rin makatikim ng mga simple at lutuin. Talaga namang masarap at masustansya. Ayan, so kala nyo hindi ako magaling magkayod. Magaling din naman po ako magkayod, kala nyo lang hindi. Ayan, so tapos na. At aking isinunod ang paggagayat ng bawang at saka sibuyas. Isirid ko ang paghihimay ng mga pako. So alam nyo guys, yung pako na yun is binenta sa amin ni Kalidya. Alam mo si Kalidya napakasipag. Lagi na lang kami dinadala ng iba't ibang gulay. Kaya yan, so sa araw na yun, dinala niya kami kasi nakakita daw siya ng pako. Kasi kapag umuulan, talagang sagana ang mga sariwang dahon ng pako. So yan ang ginagawa ko is hinihimay. Bumili kami ng 30 pesos. Alright, so alam nyo ba, napakasarap gawin yung mga gantong bagay. At saka sinasamantal ko na kasi malapit na naman ang pasukan, almost 3 weeks na lang. So babakbak naman kami sa pagtuturo. Kaya na ini-enjoy ko yung bakasyon kasama ang aking dalawang anak at siyempre ang aking magandang asawa. So para sa kaalaman nyo guys, itong lugar na nagluto ako, ito po ay sa ina, hindi po ito sa bahay. Kaya okay lang ako yung magkarap na magkarap, bahala na si Kading kung ano ang gagawin niya paglilinis dito. At heto, sinimulan ko na ang paggayat ng puso ng saging. Baka maitatanong nyo, hindi ito yung tatlong puso na pinuntahan na sa kawain kasi hanggang ngayon nandun po yung puso ng saging. Ayaw nilang ibenta, pinuntahan ko kaninang umaga. Sabi ko, kulang yung puso na aking gugulayan. Sabi ko, pabili naman. Sabi nila, hindi pwede. Ayan, so ang ginagawa ko is binabalatan. Siyempre sa paggayat ng puso ng saging, kailangan pino, kailangan maayos. At siyempre, kailangan matanggalin yung mga matanda or magulang. So alam nyo, napakaraming pwedeng gawin sa puso ng saging. Maari mo itong tortahin, maari mo igisa, maari mo ilawak sa mga dinugan at marami pang iba. So yun, malapit ako matapos sa aking paggayat ng puso na ito. Alam nyo, napakahirap palang gawin ang mga bagay na ito. Balit, maisip mo na lang pagkatapos at saya-saya dahil nagkaroon ka ng accomplishment kahit simpleng bagay lang. So ginagawa ko ngayon ay kumuha ko ng planggani, lagyan ko ng asin kasi kailangan mo siyang gain, kailangan mo siyang haluin para maalis yung dagta, yung pakla ng saging. So kinakailangan mo siyang lamasin ng maayos para yung tubig na meron doon sa puso, sa ginat ng puso ng saging, mawala. So kinakailangan mo siyang higain ng maayos para maalis yung dagta.
Yung ginagawa kasi pinipiga ako nila, nilalagay ko sa plato. Kailangan mo siyang hugasan sa tubig para yung asin, yung alat ay hindi masama kapag lulutuin mo na siya. Ang pagluluto ay ang gawa ng paghahanda ng pagkain para painin. Pinapaligiran ito ng malawak na sakop ng mga paraan, pitan at pagkakasama-sama ng mga sangkap upang mapabuti ang lasa at madaling pagtunaw ng pagkain sa kanya. Sa pangkalahatan, kailangan ito ang pagpili, pagsukat at pagsasama-sama ng mga sangkap sa isang maayos na paraan sa pagsisikap na makamit ang nilanais na sabilang sa pagpipigil ng pagkakatagumpay, ang pagkakaiba-iba ng sangkap gaya ng kapaligiran, kagamitan at kasanayan ng taong nagluluto.